Hindi kriminal ang anak ko! Hindi kriminal ang anak ko! Kriminal. Ako ang totoong bumatay. Sir Boyan Leo! Ginahasa mo si Gina! Ngayon po siya nirimod na ako, mahal ko! Ngayon ang gusto ko, guluhin ko yung buhay mo! Ay! 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 Ate, tama na! Kung hindi po kayo titigil sa pang-aaway sa mga ate ko, kalimutan niyo na pong may pamangkin kayo! Salamat kasi pinagtanggol mo kay Auntie Becca. Sa totoo lang, feeling ko, utang ko sa'yo buhay ko. Kasi sasakripisyo ka para sa amin. Kayo, wala kayong utang sa'kin. Kasi magpakamait lang kayo. Halagaan niyo yung isa't isa. Okay na sa'kin yun. Friend, dinalhan kita ng ulam. Baka hindi ka nakakapagluto, kakaisip sa mga anak mo. Kamusta pala yung hearing kanina? Oh, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Si Celine umami na siya yung nakapatay kay Leo. Ano? Bakit niya ginawa yun? Alam mo naman yung batang yan, napakabait. Mas pipiliin niya pa yung siya na lang yung mahirapan kaysa yung mga kapatid niya. Lahat na ata ng kabaitan eh, sinaroon ng anak mo na yan. So, anong mangyayari? Makukulong ba siya dahil umamin siya? Ang sabi ni attorney, posible na makalabas na si Carrie at saka si Gina. Pero si Celine may iiwan. Mag-isa? Fred, natatakot ako. Natatakot ako sa pwedeng gawin nila dun kay Celine. Nang minsan nadalaw ako doon, nakita ko kung gaano nila pinahirapan yung tatlong anak ko. Pinagbubungkal nila ng lupa. Nakita ko hirap na hirap yung mga anak ko eh. Di ba paano pa ngayon na nag-iisa na lang si Celine? Baka lalo nilang pahirapan, lalo na umamin yung bata. Ang hirap kasi wala akong magawa. Ano ba naman ang laban ko sa kapangyarihan ng pamilya ni Leo? Kawawa naman yung anak ko. Kawawa naman si Celine. Ay, bakit ganun? Kahit na hindi po tayo totoong magtatay, kamukha ko pa rin kayo. Siguro nga, totoo po yung sabi ng matatanda na kapag lagi niyong kasama, nagiging kamukha niyo na. Pero tay, laki ang pasasalamat ko na naging step-tatay ko po kayo. Kasi, ang dami ko natutunang mabubuti mula sa inyo. Gaya nung nalaman ko na half-sisters ko yung si Carrie at Gina. Hindi pa rin naging half yung pagmamahal ko sa kanila. Buong buo pa rin po, tay. At dahil yun sa inyo ni Nanay, tay, sorry po ah. Kasi hindi ko nagagampanan ng buo yung responsibilidad ko na protektahan ng mga kapatid ko. Nahihirapan sila dito sa center. Pero tay, huwag po kayong mag-alala. Tutuparin ko pa rin yung pangako ko sa inyo. Makakalabas sila dito, makakalabas dito si Carrie at Gina. Matutupad nila yung mga pangarap nila. Makakasama nila si Nanay. Kaya mag-alala tay. Gagawin ko po lahat.
anong ibig mong sabihin na hindi pwedeng makulong si Celine? Hindi. Ate Velda, minorty edad siya. Mandate ng estado ng protektahan ang kinabukasan ng mga kabataan kahit na nakagawa ito ng krimen. Para bang binibigyan sila ng pangalawang pagkakataon para matuto at nang hindi na nila ulitin kung anong krimen na nagawa nila. Hindi ba pwedeng sintensyahan ng reklusyon perpetua o death penalty ang isang taong pumatay sa anak ko? Depende yan sa desisyon ng judge. Pero pag-amin niya, sigurado ako makakatulong yun para bumaba ang sintensya niya. Hindi, hindi pwede. Hindi pwede! Hindi ako papayag na hindi magdusa yung babaeng yon. Buisit! 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 Nino yan. Saan mo kinuha yung pinapili mo dyan? Namutang lang po ako sa tindahan, Tay. Oh, ito po. Kain na po kayo, Tay. Oh, yan. Para kanino yan? Para lang po sa kaibigan ko. Nakakaawa po eh. Tsaka, ayun, dadalhan ko lang po. Ngayon lang naman eh. Tay, ano po bang nangyayari kapag underage po yung nakukulong? Underage? Minor de edad. Ang alam ko sa ganyan, dinadalian sa mga detention center para sa mga bata. Kasi hindi mo pwedeng ihalo yan sa mga kriminal na hindi underage. Pero ganun din dun, magulo din dun. Halo-halo na yung mga kriminal dun eh. At saka pagpatak nila ng 21 years old, ihahalo din yan sa totoong kulungan. Naranasan ko na yan, makulong. Mahirap yan. Kung hindi ka bubugbugin ng bubugbugin sa loob, mababaliw ka. Yung iba nga, nagpapakamatay pa eh. Teka nga muna, bakit mo pinagtatanong ng ganyan? Baka may kung anong kabalistugan kang ginagawa na hindi ko alam, ha? Malaman ko lang na may mga ganyang galaw ka, sinasabi ko sa'yo. Mata mo lang ang walang latay. Tanong ko lang po, Tay. Sige po. Una na po ako, Tay. Abay po, Tay. Graduhin mo, ha? Celine, ang aga mo naman dyan. Ah! Tsaka hindi naman nakatoka sa'yo ngayon, di ba? Na-enjoy ko na rin po kasi itong pagtatanim eh. O baka naman masyado ka lang talagang masipag. Hindi po. Nakakawala lang din kasi ng problema. Pero totoo, Celine. Nakikita ko talaga na mabuti kang tao. Yun ang nakikita ko sa'yo. Alam mo, mag-7 years na ako dito. Nakasalumuha ko na halos lahat ang underage. May masiyahin, may palabati, lumapanakit. Pero ikaw, kung nakita ko pala sa'yo, alam ko talaga na mabuti kang tao. Kitang-kita ko nga eh sa pagmamahal mo sa mga kapatid mo. Salamat po, Ate Jessica. Lahat po talaga gagawin ko para sa mga kapatid ko. Kahit anong sakripisyo, gagawin ko para sa kanila. Kahit sa love? Opo. Opo, kahit sa love. Mom? Breakfast is ready. Mom? Mom? Mom, where are you going? Nagmamadali ako, Lance. I have to talk to your Tito Lorenzo. About Leo's case? Yes. Hindi raw makukulong yung pumatay. And I will not let that happen over my dead body. Teka lang. Nalaman na kung sino yung pumatay kay Leo? Yes. It's that girl you're always trying to protect. Si Celine. What? What are you talking about, Mom? Hindi nga magagawa yun ni Celine. She already confessed. And I feel so vindicated.
Simula pa sa umpisa, alam ko naman na silang tatlo ang pumatay sa kapatid mo. Especially that Celine, siya ang gumawa. No, no. That girl is so evil. No, Mom, you're wrong. You're wrong. Celine would never do that. She would never do that. Lance, ano pa ba ang kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin? Akala mo ba gawa-gawa ko lang to? She already blurted it out in court. Sinabi niya na siya pumatay sa kapatid mo. Baka naman gusto mo, kausapin mo lahat ng mga tao doon para mawala na yung mga delusions mo. No. I don't believe you. I don't believe you, Mom. I don't. Lance, where are you going? Lance, I'm talking to you! Kausapin ko po si Celine. Importante lang. Ay, sir. Ikaw po pala yan. Ikaw po yung anak ni Congressman Gatchel yan, di ba? Sige po, sir. Parking na po kayo doon si Celine, sir. Kapatid ni Leo Guerrero? Ba't siya nandito? Ay, sir, may kailangan po kayo? Wala. Sige po, patado ko lang po, sir. Kapag nakahalata to sa akin, hirap na. Baka mahuli pa ako. Bisita ka. Po. Sino po? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko marinig sa iyo ang totoo. Inamin mo bang ikaw ang pumatay kay Leo? Pare, pauwi na ako. Hindi na ako natuloy sa lakad ko. Oo eh. Sige. Abay. Dapat lang sa'yo yan. Tarantado ko, ginahasa mo yung kaisa-isang babaeng mahal ko. Hayop ka! Pinaw mo! Pagpatak nila ng 21 years old, iahalo din yan sa totoong kulungan. Kung hindi ka bubugbugin ng bubugbugin sa loob, mababaliw ka. Yung iba nga, nagpapakamatay pa eh. Napakaduwag mo, Tupi. Wala ka talagang kwenta. Is it true, Celine? Can you answer me? Did you kill my brother, Celine? Oo, ako pumatay sa kapatid mo. What? Akala ko mabuting tao ka, Celine. Why would you do that? So all this time, pinapaikot mo lang ako? You lied to me, Celine. Sinabi mong hindi kayo ng mga kapatid mo yung pumatay kay Leo. I believed you. I defended you. Nakaway pa kami ng mom ko dahil dyan. Alam mo ba yun? Si Ate Celine ba nandyan? Wala eh. Gina, ang ginagawa mo dyan? Eh, hinahanap ko si Ate Celine kaso wala naman siya doon. Gusto ko lang sana siyang samahan. Di pa rin kasi ako mapalagay eh. Sobrang hirap ng ginawa ni Ate Celine. Inako niya yung krimen na hindi niya naman ginawa. Alam ko.
Para sa tayo na naiisip, kaya nga gusto ko rin kausapin si ate. Ate Kari, sobra-sobra na yung sakripisyo ni Ate Celine para sa atin. Tama lang ba na tinatanggap natin yun? Hindi. Pero kilala ko kasi si ate. Kapag nag-decide na siya, mahirap na baguhin yung isip niya. Hanapin natin si ate. Ano? Wala kang sasabihin? Hindi ka makasalita? Celine, look at me. Look me in the eye. Because I see it in your eyes, nagsisinungaling ka. You wouldn't do this. Celine. Celine, baka natatakot ka lang. Maybe you're confused. Celine. Celine, just tell the truth, okay? Just tell the truth. Take it back. Tell them na hindi ikaw ang pumatay kay Leo Guerrero. Sarili mo. Papakamatay. Celine! Eh ako nga ang pumatay sa kapatid mo! Kasi masama siyang tao. Kasi nirape niya ang kapatid ko. Nakita ko yung hirap, yung sakit, yung trauma na pinagdaanan ng kapatid ko kasi nirape siya. Nalos gusto na niyang magpakamatay. Yung sakit bilang ate na wala ako nagawa, hindi ko man lang naligtas yung kapatid ko. Kaya plinano kong patayin yung kapatid ko. At nagawa ko lang. Kaya tigilan ako. Kasi hindi ako mabuting tao na gaya ng gusto mong paniwalaan. Because you're a monster, Celine! You're a murderer! Leo is my best friend, Celine. He's my only brother. He's all I had. And you took him away from me. I will make sure you pay. You pay for killing my brother. I'm sorry. Lance! Sorry. Ate? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Sorry. Lance! Ano tinawa mo sa ate ko? Tanungin mo siya. Nandito, ha? Pinatawag ka ba niya? O nag-teleport ka ng team mo alam? Baka gusto mo ipamukha sa kanya yung naggawa niya. Para saktan siya, tama ba ako? Alam mo, sabi ng ate ko mabait ka daw. Pero tama pala ako. Wala ka rin kwenta tulad ng kapatid at ng nanay mo! So ano gusto mo? Maawa ako sa kanya. Sige, aaminin ko at tinong. Hindi ko pa rin mag-gets yung nangyayari. Pero umamin na siya. Your sister's a murderer. Tanggapin mo yun. Hindi. Hindi mo kami kilala. Wala kang alam sa pinagdadaanan namin, lalo na kay Ate Celine. Kung paano siya nagsakripisyo para sa amin. Kaya ngayon nagawa mo na yung gusto mo at makukuha mo na yung mustisya para sa walang kwenta mo, kapatid. Huwag na huwag ka nang magpapakita kay ate. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Malis ka na. Malis ka na! Alas! Sa inyong tatlong magkakapatid, ikaw ang tumapo sa buhay ni Leo Guerrero. Tama ba? Hindi mo! Hindi! Tama na! Ako po ang pamatay kay Leo Guerrero. Anak dun sa arraignment na sinasabi ni Janshay. Anak dun, pwede mong bawiin yung mga sinabi mo, ha? Pero hindi ko na mababawiin yung sinabi ko na ako na lang ho ang makulong. Huwag lang mga kapatid ko.
Leo was my best friend, Celine. And you took him away from me. I will make sure you pay. You pay for killing my brother. Ano ba yan ang ingay? Magpatulog ka nga! Ang ingay-ingay eh. Lekat naman, oh! Ano? Hindi ka ba titigil? Ano ba? Ha? Alam mo ba? Yung paghagulgul mo, dinig hanggang opisina ko. Ang dami mo nabubulabog! Ha? Alika nga dito. Tumayo ka. Sumama ka sa akin. Tumayo ka. Wait lang po. Aray, saan niyo po ako dadali? Ingay mo! Saan niyo po ako dadali? Kapag? Ha? Mama po. Sumulit ka! Huwag ko. Ana! Ana! Please po. Mama po kayo sa akin. Diyan ka! Para pang-testahan ka ng daga! Madam! Ingay mo! Madam! Madam Elsa! Huwag niyo mo akong ikulong dito, Madam! Madam! Dyan. May bisita ka sa labas. Huwag mo ka magsusumbong, ha? Wala kang sasabihin sa mga nangyayari dito sa loob. Malilintikan ka sa akin. Tindihan mo? Tumayo ka na dyan. Bilis mo! Ang bilis mo! Bilis mo! Kupad mo talaga! Para sa iyo yan yung paborito mo. Ginawa ko. Kumain ka mabuti. Uy! Sandwich! Oh! Sarap yan. Ayoko na, yung paborito ko. Nandiyan pa. Ayoko nga. Oo, mamaya mo nakainin. Ito mo yung sandwich. Sige po, Nay. Nay, ang tagal mo nagsusuklay. Shiny na yan. Para kuminta. Namiss ako ni Nanay suklay. Siyempre. Thank you, Nay. Ay, kumain ka. Ayaw mong layuan yung babae na yun. Ano ba? Ginayuma ka ba niya? Are you in love with her? Sabi ni Atty. Kaya pa, kahanap pa daw siya ng ebidensya para hindi ka matiin. Pag pinahaba pa natin ito, mas mahihirapan lang kayo. Hindi ka mamamatay, tao! Ay, ako nga! Ako nga ang pumatay kay Leo! Kung kukulitin niyo lang ako ng ganito, na umalis ko lang kayo! Piling beses ko na itong sasabihin sa'yo. Sinabi ko na ako ang pumatay kay Leo. Paninindigan kayo. Narinig din nag-uusap yung dalawang magkapatid na si Rano. Umami na siya. Na siya yung pumatay sa anak ninyo, kay Leo. Paninindigan niya daw yun. Hindi kaya hindi siya ang pumatay sa anak ninyo. Baka, nusente siya.